Hi, good morning. Hi guys, this is Consi Mandy from Agri ni Consi. Hi mga ka-agri, this is my first video at sana supportahan niyo po ako as at least subscribe to my channel. Ngayong araw po ay turuan ko kayo ng sistema na walang palitan ng tubig sa ating malaking drum. Ang alagaan po natin dito ay catfish ito. Ang stock density na ilalagay natin po ay 200 na ito. Ang sistema po na ito ay tinatawag na non-fermented bioflux system. Sa ganitong paraan, makakapaglagay po tayo ng stock density na sagad. Itatry po natin na maglagay ng 200 fingerlings ng ito. Sa ganitong paraan, kailangan may aeration. Kaya bumili po tayo ng oxygen pump para hindi mawala yung dissolved oxygen na nasa tubig. Mga kailangan po natin, drum na 55 gallons, air pump with hose, bubble maker, 50 gallons of water. Then sa non-fermented bioflux preparation, kailangan po natin ng 1/4 na asukal, 10 kutsarang asin, 4 na Yakult, probiotic liquid, nitrifying bacteria liquid, at 300 ml na molasses. At ilagay lang po ito sa drum na may aeration. Isa-isa po nating ilagay po ito. Ang ginawa ko po dito, naglagay po ako ng 10 fingerlings ng hito bago ko po ilagay ang mga nasabing ingredients sa preparation ng non-fermented bioflux. Dito, tiningnan natin yung reaction ng isda habang nilalagay yung mga ingredients sa non-fermented bioflux. At nakita ko naman na wala namang epekto at masigla naman po sila. Mga ka-agri, mag-stay lang po kayo sa videong ito at ibibigay ko po yung listahan ng mga ingredients sa paggawa ng non-fermented bioflux system. Disclaimer lang po, ito pong system na to ay self-study ko lang po, nag-research po ako, kaya po ito po ay talagang sariling study ko lang, sarili kong pag-aaral. At nung binijok po to, ito ay nakalipas na po ang isang linggo. Sa susunod na vlog ko po ay ipakikita ko sa inyo kung ano ang naging resulta ng ating non-fermented bioflux system. Makikita nyo kung gaano kabilis lumaki yung mga 2-inch na fingerlings in just 1 week. Ito pong sistema na to ay ginawa ko na po sa tilapia. Ipakikita ko po sa inyo, 2 months old na ang aking mga tilapia sa ganitong sistema po. Sa susunod na vlog, ipakikita ko po sa inyo kung ano po yung nangyari sa mga tilapia or kung gaano kabili sila lumaki yung mga tilapia natin. Sa ganitong paraan kasi ang lahat ng isda, anumang isda, hipon man po ito, tilapia or hito, makakatipid po tayo ng ipapakain natin sa mga isda natin. At least makakasave tayo 80%. Nakita ko po dito sa tulad po dun sa inalagaan ko tilapia, 2 months hindi pa nakakaubos ng 1 kilo yung aking mga tilapia, which is 100 pieces po na tilapia yun. Mga ka-agri, sa sistema kasi na to, yung mga poops ng isda magko-convert sa protein, then yun po yung kinakain po ng ating mga alagang isda.
Kaya sobrang makakatipid po tayo dito. Mga ka-agri, ako po'y patuloy na nag-research sa saliksik sa pwede po natin magawa sa sistema ng pag-aalaga ng isda. Kasi po sa napakamahal na feeds ng mga isda, kailangan po talaga nating umisip ng paraan para makatipid po tayo. Mga ka-agri, wait niyo po, tapusin niyo po itong video na to. Ilalagay po natin yung mga ingredients, yung mga and how to prepare the non-fermented bioflux system. Wait po, may dumating po akong bisita, si Ate Olet. Mag-usap lang po kami. Gusto daw niya makita yung mga alaga akong tilapia at saka keto. Hintayin niyo po yung mga ingredients. Ipakikita ko na po sa inyo at ibibigay ko po sa inyo. Salamat po. Please subscribe po sa channel natin. Ibibigay ko po sa inyo yung mga magagandang content na marami po kayong matututunan. Salamat po.